Yo, what's up mga pre? Welcome back ulit sa channel, J. Tinder Vlog, panibagong araw, panibagong kalaman. So, ayong araw mga pre, natuyo na yung epoxy primer na ginawa, pinahid namin. So, ang next step nito sa ceiling, mag-apply tayo ng design gamit ang textured paint, gamit ang Versatex ruler. Pagkita ko sa inyo ngayon yung ginagamit namin para sa mga baguhan. Sa gusto ko ito at sa nag-request nito. Kasi kahapon, nag-apply kami ng body filler. Tapos, pagkatapos ng body filler, nilagyan namin ulit ng epoxy primer gray. So ngayon, pang-apat na araw namin mga pre, sa pag-preparasyon ng kisame, mag-apply kami ngayon ng textured paint gamit ang Versatex roller. So papakita ko sa inyo ngayon para sa mga baguhan nito at sa gusto manood ng channel nito. Sa may gusto malalaman sa paano gawin ang pintura ng bahay, punta lang kayo dito sa channel nito. So papakita ko sa inyo ngayon yung ginagamit namin. Tara! So ito na yung ginagamit namin na pang textured mga pre sa ceiling. Ito yung Ultratex Flat White High Profile Water Based Textured Paint. So, ang ginagamit na roller nito, Versatex roller. So, ito talaga yung dapat gamitin dyan. So, ang Versatex roller, yung sinasabi ng iba na knife finish. Kumbaga, kapareha to sa resulta. So, i-apply namin to ngayon. Papakita ko sa inyo yung paano ito gamitin. Paano rin gamitin ng Ultratex Flat White sa pag-apply nito. Kasi yung Ultratex Flat White, hindi ito kapalan ng pag-ruler. Tama-tama lang na lalabas yung grano nito. Yan. Yan ang Versatex ruler ito. So, ang Versatex ruler, mabibili ito sa paint depot, sa natitinda ng mga pintura. Siguro sa halaga nito ngayon, nasa 350 or 400. So, ang bili ko nito noon, 300. Iwan ko lang ngayon sa panahon ngayon kasi nagmahal lahat ng bilihin. So, tara mga pre! Apply na natin ito at papakita ko sa inyo kung ano yung resulta ng Versatex ruler gamit ang Ultratex paint na textured.
Ito na yung resulta ng textured paint at versatex roller mga pre. Ayan. Kung makikita, no. Para siyang anay finish. So, ang gamit dyan, textured paint, flat white, at saka versatex roller. Ayan. Mula dito sa akin natatayuan ko, ayan, hanggang dun sa dulo, ayan yung design ng isami. So, dito pa banda yung nasimulan ko mga pre. Ayan. So, hanggang dun to. Ayan. Pakita ko sa inyo nung malapitan yung resulta ng textured paint. So, ito yung design dito sa sala, sa kisame. Ayan mga pre. Ito na yung textured paint mga pre. Tapos ito yung roller. So pag-apply nito mga pre, kailangan mo lang ito punuhin yung roller. Ganyan. Punuhin mo lang yung roller. So yan, pag puno na yan, saka natin i-apply dito sa kisame. Dito mga pre, apply natin dito ha. So, ang pag-apply nito mga pre, hindi masyadong madiin. Yung tama-tama lang yung lakas. Kasi kailangan ito idiin para didikit at may iwan talaga yung textured paint sa kisame mga pre. So, ito ha. Ganito yung pag-ulong mga pre. Oh. So, yan. Nakikita nyo. Makapal ba yan? So, kailangan natin yan balikan. Kailangan ang resulta maging ganyan. Balikan natin. Yan. So ayan, pag nakuha mo na yung tamang kapal, ayan, pagulungan mo pabalik isang beses para pantay yung design. Ganyan. So, lahat ito ng kisame dito mga pre sa sala, buong kisame sa sala, applyan natin ito ng textured. Ganyan. So, gamit ang Versatex roller.